So ayan, isang mapagpalang araw po mga Kalingap. Ayan, nandito tayo ngayon sa Rumaka Landing Pad. Ayan, nakarating po tayo ngayon. At ako po ay papunta na ng Daet mga Kalingap. So napadaan po muna ako dito at nagpaalam din na kay Kuya Bal na kung pwedeng dumaan. Pwede naman daw po. Ayan, nandito po ako ngayon. Salamat din kay Kuya Bal at nagkaroon po ng landing pad dito sa Rumaka Quezon, kung saan mga kababayan naman natin dito sa Quezon yung maaabot ng dulong ng Kalingap. Kaya maraming salamat. Panoorin niyo po mga Kalingap yung mga upload video ng mga kasamahan natin dito na nandito ngayon, tulad ni Kuya Jose Andrino Vlogs, ni Kuya Alan Pinsan Vlog, ni sino pa bang yung mga nandito? Si wait lang, ilalagay ko na lang dyan kung sino pa yung mga nandito mga Kalingap. At marami po nakalistino ngayon dito. So antabayanan niyo po yung mga upload video nila. Ang sa ganun, mapapanood nyo po yung ating mga kababayan dito sa Quezon na matutulungan ng Team Kalingap. So bumisita lang po ako at sabi ko dito na rin ako magpapalipas ng gabi dahil hapon na. Alas 5 na, kaya sabi ko dito na lang muna ako magpalipas ng gabi sa Gumaka. Tapos bukas ng umaga, saka po ako pupunta sa Daet. So tara, bisitahin po natin mga Kalingap yung Gumaka landing pad. So ayun, napakaganda. Napakalaki ng area po nila. Ayan, meron din silang garahe dito. Ayan. So nakakatuwa naman mga Kalingap. Ayan, sa unang pagkakataon nakarating tayo dito. Along the way lang po yung Gumaka landing pad na makikita naman natin na papunta dito. Ito po ay papunta ng Daet. Yan, papuntang ano po yan, Camarines Norte, papuntang Bicol. Tapos dito naman po sa kabilang side na to ay papunta ng Lucena, ng Quezon. Yan, lugar na yan. So along the way lang po yung ating Gumaka landing pad. Ayan. Diyan yung mga kasama natin, no? Ayan. Laki ng lugar. Up and down siya. So maganda kung tutuusin dahil malapit lang siya sa ano, malapit lang siya sa kalsada. Malakas yung signal. Ayan. Dito rin si Berador, sabi. At yun mga Kalingap, mga dito na po ako magpapalipas ng gabi dahil siyempre inaabot tayo ng hapon para na rin for safety na rin. At talagang gagabihin ako pagdating ko po ng Tabugon, siguro abutin ako ng mga alas 9, alas 10 na dating ko sa Daet. Kaya sabi ko, dito na lang muna ako nagpaalam naman po kay Kuya Bal. Salamat po mga Kalingap sa inyong panonood. Ayan, muli po tayong magsisimula at muli tayong babangon. Dahil po sa inyo, sa mga sinasabi po ninyo sa inyong sa akin na mga comment at suggestion na magpatuloy lang, ganun lang talaga ang buhay. So marami mang pagsubok, inuulan man tayo ng pagsubok at problema ngayon, pero tuloy lang, bangon lang para sa ating pamilya, para sa aking pamilya. Kaya at syempre salamat po sa mga supporters ng Team Kalingap dahil nakilala niyo po si Mr. Ron. Syempre maraming salamat din kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rap. Dahil muli po tayo magbabalik, nandito tayo ngayon. Sa mga mag-update po para kay Mama, kay si Mama po ay naghihintay pa ng result po ng mga laboratory test niya para po may schedule siya doon sa gagawin pong operation sa kanya. Siguro po by March yun, dahil ilang araw pa yung isa pong laboratory ay abutin pa ng 10 days bago po makuha yung result, kaya po medyo matatagalan. Eh yun po talaga yung proseso na hinihintay para maging maayos po yung operation niya, kasi hindi naman po basta-basta pwedeng operahan siya ng ganun na lang kabilis at biglaan or kung ano man, kaya dapat kailangan pa siya ma-laboratory test. Salamat po sa mga nagbigay ng prayers, nagbigay ng tulong financial para kay Mama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, sa tulong po ninyo ay ako po muna ay pansamantala o mag-iisang linggo o ilang araw po dito sa Daet para na rin makabalik muli ang aking munting channel. Sana po supportahan ninyo at huwag po sana kayo mag-skip ng ads. Supportahan nyo po sana ang mga video na gagawin, mga i-upload habang nandito po muli ako sa Daet. Nandito ngayon ako sa landing pad sa Gumaka. And first vlog natin dito sa pagbalik ko po ng Daet. Ayan, salamat po sa inyo lahat. And syempre, shoutout po dun sa mga solid supporters natin, mga Kalingap. Thank you po sa inyo lahat. 1 hour later. At so ayan mga Kalingap, gabing gabi na po. Natapos na po yung hapunan namin kanina. Ayan, napakasarap nung niluto ni
Bro, Joners na ano po, na tilapia. Masarap ng ulam namin. Hindi ko na na-upload kanina mga kalingap at ang daming nagkamustahan kami, ang daming ginawa. So natapos na po yung iba po nandun. Natutulog, nag-i-edit at ako po ay nandito sa gilid. Nagulat lang ako mga kalingap, hindi ko po alam na kala ko kung ano nangyayari. Kaya napalabas po ako dito ngayon. Grabe, ako sana ay nagpapahinga na, nahihiga na po sana ako. Yun nga lang na ano, na nagulat ako, nagulumihanan ako dahil kala ko po lumilindol. Mahalinga, ganito pala dito. Sagit lang po, ipapakita ko po sa inyo. Nagulat talaga ako kung bakit. Saka parang yumayanik yung ano, higaan habang nag-edit ako. Pero ngayon po mga kalingap, papakita ko po sa inyo kung ano ang dahilan na bakit parang bumuga yung pwesto ko habang nag-edit ako kanina. So tara po, pakita ko po sa inyo mga kalingap. Ayan mga kalingap, nandito tayo sa labas ng ano, landing pad. Ayan. Ayan, nandyan yung taas, landing pad. Diyan yung mga motor, kita natin kanina. Nandun kami nag-ihaw. Tapos nararamdaman ko mga kalingap, kaya po pala parang lumilindol. Kasi po, tabing highway mga kalingap, ayan. Mamaya papakita natin. Kasi baka may mga dumaan. Antayin lang natin. May naghahabulan po kasi kanina na mga sasakyan. Ayan ang mga kalingap po. Kala ko kung ano yung mga grabe kabibilis ng mga bus. Ang bibilis po ng mga ano, dumadaan. Tabing highway po kasi ito. Kaya po pala yumayanig. Yan. Yan. Tabing highway, ang bibilis po ng mga sasakyan. Kala ko kung ano nang nangyayari sa labas. So, naguluhan lang ako. Nagulat lang ako. Kaya, ayun po. Ganito pala yung landing pad. Nandun sila. Nakahiga na, nagpapahinga. Mamaya dyan na lang ako pipesto kung saan dyan. Ayan, dito po muna ako at ako'y nag-e-edit pa sa labas. So, ayun po. Salamat at nakarating ako ng maayos, safe at ligtas po dito sa Gumaka landing pad. Nagpapasalamat din po ako at nakatuloy naman tayo ng maayos. Dahil nga po nagpaalam tayo kay Kuya Bal, nag-chat po ako na sabi ko gagabihin po talaga ako, kaya sabi ko mas minabuti ko na na yan, grabe lalakas ng ano, kala ko lumilindol na eh. Yun, naglakas loob na ako dahil yun po talaga gagabihin ako. Kaya po mga kalingap, sana po supportahan nyo po ulit yung aking mga bagong i-upload na video. At ito po ay aking naging pasya na nandito po ako ngayon sa Gumaka landing pad. At bukas po ay sa mga susunod na araw makikita nyo naman na sa dait na tayo. So salamat po sa inyong binigay na inspirasyon, motivation, mga words of encouragement na magpatuloy, magsimula akong muli. Salamat po talaga. Bagamat ayun nga po mga kalingap, ang aming pinagdaanan, ang aming pamilya, sa mga bago lang po dito na hindi nakakaalam, ganun po yung nangyari. Wala po yung aking kapatid, namatay noong December, Paskong Pasko. Tapos ngayon po, si mama naman po yung may karamdaman. So mga kalingap, gusto kong matapos na yung problema. Eh, sana po maging daan ito na maibsan yung kalungkutan at magbalik muli ako sa pag-charity dahil nandito po yung linya ko. Sabi pa nga nung iba na nag-comment, nandito po yung linya ni Mr. Ron bilang isang charity vlogger. Si Lord na lang po ang bahala. Sa totoo naman mga kalingap, mula nung nangyari sa amin yung ganito, pati ito sa aking kapatid, ay pinagkatiwala ko na po ang lahat kay Lord. Siya na po yung bahala. Ako na lang po yung kikilos ng naayon sa aking kakayanan, sa aking kaya, kumbaga, hanggang saan. So, ngayon po, ay ako yung muling magpapatuloy. Ako po ay tutuloy papunta sa diet, sa bukas. At antabayanan nyo po ang aking mga update video, yung mga bagong aking pong i-upload. Dahil, ba't parang nag-iba pa yung kulay natin? Yan. Dahil yun nga po, ay marami tayong mga na-miss na mga episode, mga vlog, mga personal vlog. At antabayanan nyo po yung ating upload kay Demi at syempre yung pag-update natin. At isa pa po, mga kalingap, yung aking gagawin na charity for a cause.
Mga kalingap, ipapakita ko lang po sa inyo. Ito po yung aking sasakyan. Wait lang, medyo madilim. Ito po yung aking sasakyan. Ipapakita ko po sa inyo dyan yung aking dala na mga paninda. Ayan, charity for Akos po yun. Yun po ay mga paninda ko na yung pagbebentahan nun ay gagamitin ko po pandagdag para sa operation ni Mama. At kung ano man po yung kaya ko pong malikom, eh sana matustusan po namin yung pangangailangan para po sa kanyang operasyon. So ipapakita ko po sa inyo mga kalingap sa susunod na araw yung laman nung ito, laman po nitong bag na to, ito. May laman po yan ng mga pagkain. Yan naman po yung mga pasalubong, special pasalubong doon po sa nanggaling sa Quezon. So yun po ay ibebenta ko ng may kunting tubo. So bahala na kung ano yung kung sinong bibili. Sana naman po may bumili dahil yun naman po ay hindi naman po yung sapilitan. Yun naman gagawin ko ay charity for Akos na nabusog ka na, nakatikim ka na, nakatulong ka pa. So yun po ay lahat na yun. Kung magkano man yung kikitain natin doon ay yun po ay para pandagdag namin. Pandagdag ko para sa operasyon po ni Mama. Kung ano man yung gagastusin natin dahil alam naman po natin na ang operation ay talagang malaking gastusan. Hindi man namin gusto, hindi man natin gusto na mangyari, pero sa ganun pamamaraan po ay makatulong ako bilang ako, dahil alam nyo naman wala man po akong ganun kalaking pera para matulungan si Mama sa kanyang operation. Pero sana po maraming bumili para lang sa ganun ay makalikom ng budget para po sa kanyang operasyon. So mga kalingap, salamat po at hanggang dito na lang po muna ang aking video dahil kailangan ko na rin munang magpahinga dahil ayun nga po ay gabi na. Ayan. Medyo talagang kailangan ko rin munang magpahinga at napakahaba po ng aking biyahe. So salamat po at nandito tayo ngayon sa Gumaka landing pad. So sana sa mga susunod na landing pad makarating din tayo sa ibang lugar. So bukas po luluwas po si Mr. Ron sa umaga, luluwas tayo papuntang Daet naman. Salamat po sa inyo lahat, sa mga solid supporters ng Team Kalingap, maraming salamat. At syempre kay Kuya Val, at swerteng swerte ko na naabutan ko po sila na nandito dahil nagparibon cutting kanina. Nakita nyo naman po siguro dun sa live ni Kuya Val kanina na nandun tayo, nag-assist tayo, tumulong din tayo sa pag-feeding dun sa mga bata at sa mga matatanda po dito sa Gumaka Quezon, dito sa Barangay Lagyo. Yan, kita ko nakakamali, Barangay Lagyo kanina. Yan, galing po tayo dun. Salamat po sa inyo lahat. Sana po patuloy niyo pong suportahan yung mga programa ng Team Kalingap, lalong-lalong na ni Kuya Bal, para marami pa, malawak pa ang kanyang marating. Hindi lang po dito sa Quezon. Natutuwa naman ako dahil yung mga kababayan natin, mga taga Quezon, bilang parte ng Quezon Province, ay natutuwa po ako dahil isa-isa na silang natutulungan. Kaya tuloy lang, tsaga lang, syempre dasal, pagdasal din natin at tulungan si Kuya Bal na marami pang dumating na biyaya para sa kanya, marami pang subscriber na dumating, marami pang manood, marami pang tumulong sa kanya na sa ganun, marami pang taong masigit na nangangailangan ang kanyang matulungan, kumbaga, ayan, maabot ng kanyang lingap sa mga lingap. So mga kalingap, maraming salamat po. Ayan, sana po sa mga susunod kong video ay i-update ko na lang po ulit kayo yung aking charity for Akos. Maraming salamat. Thank you rin po sa mga tumulong, nagpaabot ng tulong, prayers, at syempre tulong financial po para kay Mama sa mga pang-laboratory niya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung makakamanood man po kayo, thank you po sa inyo lahat. Si Lord na lang po muna ang bahalang magbalik ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya po sa inyo. Ayan, dahil tinulungan niyo po ako, siguro naman balang araw, kung ako naman yung mayroong kakayanan ng tumulong, itutulong ko naman dun sa ibang mga nangangailangan. Maraming salamat po. God bless mga kalingap. Muli po, Mr. Ron Official. Sa mga bago lang po dito, ayan, road to 50K na po tayo. Konting-kunti na lang. Sana umabot tayo ng 50K bago man lang matapos itong February, para naman mas medyo maging masaya tayo. Dahil 50K na, kalahati na. Nasa kalahati na po tayo, pero tuloy-tuloy lang. Sipag lang, bakbak lang, para maabot natin yung silver play button na suntok sa buwan. Kala ko suntok sa buwan ang mangyayari, pero nasa kalahati na po tayo. Magpatuloy lang po tayo. Ayan. And syempre, huwag po kayong makalimot mag-subscribe para umabot na tayo ng 50K subscriber. Maraming salamat. God bless po. At sa mga hindi po nag-skip ng ads,
Thank you po sa mga silent viewers, OFW supporters ng Team Kalingap, subscribers and followers. Ayan, bisitahin nyo rin po ang aking Facebook page, Mr. Ron Vlogs po. Ayan, Mr. Ron Vlogs, capital letter din po lahat. Ayan, road to 10K naman na po yan. Malapit na rin ma-monetize yan, kunting-kunti na lang. And thank you po sa inyo lahat. God bless mga Kalingap. Bye-bye. Ayan, see you po sa Daet. Maraming maraming salamat. Ingat po and peace. Salamat po.